Lisbon Earthquake. Nangyari ang lindol noong November 1, 1755 sa Lisbon, Portugal. Ang death toll ay tinatayang 80,000 hanggang 90,000 na tao. Lahat ay mga nakatira sa Lisbon. 1/3 sa populasyon ay namatay sa paglindol lamang at tinatayang 100,000 ang namatay kasama na ang mga nalunod dahil sa nangyaring tsunami. Alam nyo ba na hanggang ngayon ay pinag-aaralan pa rin ng mga seismologist at nananatili pa rin misteryo ang plate tectonic theory dahil ang lungsod ng Lisbon ay malayo sa plate boundary. Isa sa mga eleganteng lungsod ng Europa ang Lisbon bago ito nasira ng malakas na lindol. Naitala ang 9.0 sa Richter scale na siyang nagsira sa lungsod ng Lisbon noong 1755. Isang umaga noong November 1, All Saints Day na ang mga libo-libong mga tao ay nagpunta sa simbahan para umattend ng simba. May mga nakapagsabi na ang mga hayop ay nakaramdam ng kakaibang mga paggalaw bago ang lindol. Nagsiliparan ang mga ibon sa kanilang gubat at nagsilabasan ang mga isda sa dagat. Maging ang kanilang mga alagang hayop ay hindi maipaliwanag ang kanilang mga ginagalaw. Isa na pala itong tanda ng paglindol. Ang epicenter ng lindol ay nasa gitna ng Atlantic, 200 kilometro sa timog kanluran ng Portugal. Noong nagkaroon ng lindol, ang lupa ay yumenig ng yumenig. Nagkaroon ng malalakas ng mga vibrations sa buong Iberian Peninsula. Daang-daang tao ang namatay noong bumagsak o nag-collapse ang quaysides na kung saan maraming tao ang nagpunta para makaligtas sa lindol. Nais ng mga tao na makalayo sa ilog ng Tugus habang lumilindol. Nagkaroon na din ng mga pagsunog sa bayan. Nagkabagsakan na rin ang kanilang mga istruktura at mga gusali. 5 araw matapos ang lindol, 85% ng mga gusali sa Lisbon ay nasira maging ang kanilang cathedral, royal palace at mga bagong bukas na mga opera houses. Ang lindol ay nakapag-trigger din ng isang malaking tsunami na nagsira sa lungsod maging ang coastlines ng Portugal, Spain at North Africa. Ang pinakamataas na naitala ng mga eksperto ay umabot sa 49 feet. Ang higanteng alon ay nagkaroon ng epekto na umabot hanggang sa West Indies. Ang Lisbon earthquake ay nakapagbigay din ng mga shockwaves hanggang sa Europa na ang mga alon ng tsunami ay umabot din sa Loch Ness sa Scotland ayon sa mga tao na nakatira doon. Marami ang nagtanong kung bakit nagkaroon ng ganitong trahedya. Isa ba ito sa mga plano ng Diyos sa mundo? Kung nagustuhan ninyo ang aking video ay mag-like, comment, at subscribe.